Good day mga kabakyard, kumusta po kayo? For today's video mga kabakyard, i-update ko sa inyo kung ano na ang nangyari sa Selkie chicken ko na naglilimlim. May sisiw na po silang na-produce mga kabakyard. Pero bago ang lahat, check muna natin itong mga alaga natin dito sa cage ko. Ito po yung naked neck ko kabakyard na white. Sorry kabakyard. Mga 1 month na po sila mga kabakyard. Ayan po. Sa kabilang kwarto naman. Ito naman yung dalawa. Dalawang naked. Huwag kayong lalapad. Magkaigitan tayo. Saka ito mga kabakyard, ito yung Brazil chicken. Ayan, ganda po mga kabakyard. Ito naman yung naked neck white. So, tingnan natin ang malapit ang mga kabakyard. Ito po siya mga kabakyard. Kita natin mga kabakyard, ang ganda po nila. Kabila naman, ito yung future breeder ko mga kabakyard. Tuloy running 5 months na po sila. Ito yung foolish Brazil ko na white. Tsaka ito naman yung mixed breed ko na US Selkie. Ang parents at saka Brazil yung ina niya. At ito naman po yung update sa bantam natin mga kabakyard. Ayan po sila mga kabakyard. Actually mga kabakyard, 5 na lang po sila. Dahil may nakabili na po sa isa. Ilalagay ko sa taas ang picture nila kabakyard para makita nyo. Ito naman yung tatlong makukulit ko mga kabakyard. Tatlong makukulit. Tatlong makukulit ko mga kabakyard. Ayan. Pinakain ko po sila ng ano kabakyard ng puto. Ayan. At saka nagustuhan naman nila kabakyard. Kaya busog na busog yung tatlo. Ayan. Kita nyo naman kabakyard, malaki yung butsi nila. Ayan kabakyard. So sarado na natin. Ito naman yung updates sa back to back naked ko kabakyard na parisan. Naglagay po ako ng sirin sa kanilang kulungan para mayroon po silang magamit na makaikay sa kanilang paa. Maganda po ito kabakyard para maka-exercise ang ating mga alagang selkie. At malapit na po itong mag-itlog mga kabakyard dahil nakikita ko na sila na kinakastahan na ng kakanghen. So dumapo natin sa topic natin mga kabakyard. So ito na yung selkie natin na nakapisa na ng kaniyang mga sisiw. Yan, sumisilip na po yung isang mga kabakyard. Tingnan nyo. Tapitan natin mga kabakyard. So ayan mga kabakyard, meron na pong mga kabhang ng itlog ang nakuha ko. So sa ganitong paraan mga kabakyard, kukunin talaga natin ang mga ganitong klase ng itlog. Dahil nakakasagabal po ito sa paglilimlim ng ating alagang selkie. Huwag kang mga agat, selkie mother. Ayan, lumalabas na po yung isang kabakyard. Ang cute niya kabakyard. So, white po siya kabakyard. Isa. Hanap muna tayo kabakyard sa dalawa. So, both. Blue po ito kabakyard. Blue selkie chicks. Ayan, meron po tayong white. So, tatlo na sa mga kabakyard. So, itong itlog na to kabakyard, dapat talaga natin itong ihiwalay sa ating selkie na naglilimlim. Dahil ito yung pupuntahan agad ng langgam at saka maapektuhan yung ating mga alagang selkie chicks. Dahil dadapuan ito ng langgam at kakagatin sila. So, kukunin natin itong mga kabakyard
para hindi maistorbo ang paglilimlim ng ating lagang manok at para hindi siya langgamin. So ayan, may nakuha naman tayo mga kabakyard. So merong isa dito kabakyard na hindi pa masyadong malakas, kaya hindi ko muna siya kukunin para malimliman siya ng kanyang nanay na selkie. Oh, meron pa pala isa nakatago. Lumabas ka. Ayan mga kabakyard, lumabas na. So actually mga kabakyard, may lima tayong malalakas na mga sisiu. So kukunin ko sila kabakyard at i-transfer ko sa karton na may patoka. Ayan. Dito ko sila ilalagay. Huwag kang tatakbo. Ayan. So check natin ulit mga kabakyard kung ano nangyari dito. So itong itlog na to mga bakyo, ito yung sample na infertile na itlog o yung bugok kung walang similya. Kasi pag kinakalog-kalog ko kabakyo, tumutunog po siya. At wala siyang laman. So ito kabakyo, malapit na po siyang lumabas mga kabakyo. Ayan, gumagalaw-galaw po siya at nakalabas po yung paa niya. So ibabalik ko muna to sa kanyang mother selkie mga kabakyard para malimliman at matulungan siya para makalabas sa itlog. So ayan mga kabakyard, nagpatuloy po sa paglilimlim ang ating selkie na inahin. Actually mga kabakyard, itong selkie na to is good breeder po siya. Tatlong clutch na po niya sa akin. At saka magaling po siyang maglimlim. So ang itlog naman na ito mga kabakyard is itatapon ko na dito para hindi siya pamugara ng langgam. So ito yung update mga kabakyard sa mga sisiu natin na nilipat sa karton mga kabakyard. Ayan, meron pong blue selkie chicks mga kabakyard. Ayan, ang cute po niya. Saka mayroon namang red pile mga kabakyard na kagaya po sa kanyang parents na akak. Ayan. So ayan po sila mga kabakyard, tumutuka-tuka na. So yung dalawa mga kabakyard na sa loob po, ang isa hindi pa masyadong malakas at saka yung isa malapit na makalabas sa itlog. So ang lima muna yung kinuha ko mga kabakyard. Yan, dito ko muna sila ilalagay. Hindi ko sila paalagaan sa parents nila mga kabakyard, ako yung mag-alaga sa kanila. Kasi plan ko mga kabakyard, may papupustiran ako na itlog sa USLK natin na black. So dito na magtatapos ang video ko mga backyard. Update ko kayo pa ano ang gaganapan sa dalawang sisiu na natira sa manok natin na naglilimlim. So thank you for watching mga backyard. Don't forget to like, share and subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa aking munting alaga sa bahay. Mag-ingat po tayong lahat mga backyard. God bless po sa atin.